bagong buhay na patuloy ang pinapalayan na sa atin. Tunay nga dahil ang ating Panginoon ngayon at kailanman di po nagbabago ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, isang ba ibigay natin yung pinakamainam nating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Sandaling ito, Panginoon, kami po'y malaya magpupuri sa inyo, malaya kami sasamba sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, kayo lang ang aming tinataas, kayo lang ang aming dinadakila, kayo lang ang aming itatanggal, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Thank you.
The Lord, muli po ay magandang umaga sa ating lahat po. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at tunay nga po na napakalaking pribilehyo ang muling magamit sa paghahayag ng kanyang mga salita sa umagang ito. Tunay nga po na ang ating Diyos ay dakila, Diyos na walang katulad, Diyos na laging maaasahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Siya po ay Diyos na hindi tumatakbo sa atin, hindi nang iiwan. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy po tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Ano po? Kung ang lahat po ay handa na, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Hebreo. Kapitulo 10, talatang 23. In the book of Hebrews, chapter 10, verse 23. At babasahin ko po ito. Hallelujah. Ito po ang sinasabi dito. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Wow, purihin po ang Panginoon. Tunay po na sa umagang ito, hallelujah, umaga pa lang po, andun na yung pagpapala ng ating Panginoon. Ano po, yung tayo ay magising sa umaga, nandun na agad yung pag-asa natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. At tunay nga po na
pag-aralan natin sa umagang ito kung paano ba natin mapapanatiling malakas ang ating pananampalataya, paano natin mapapatatag pa yung ating pag-asa sa Panginoon. Ano po, keeping our faith strong ay isa pong hamon o isa pong battle o isa pong pakikipagbaka. Hindi po talaga madali ang mga King Kristiyano dahil po tayo ay may laban. Hindi po natin pwedeng masabi na tayo ay isang Kristiyano kung wala po tayong pakikipagbaka. Kaya nga po ganito yung ating teksto, ito yung sinasabi sa ating teksto na magpakatatag tayo sa pag-asa natin, huwag tayong mag-aalinlangan. Dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen. Sa ating mga pakikipagbaka po ay kanya pa po nasabing may pakikipagbaka o ang pananatiling malakas ng ating pananampalataya ay isang hamon o isang challenge dahil may kalaban po tayo. Ano po kung gaano po kumikilos ang Panginoon, ganun din pong kumikilos ang kaaway. Kaya tunay nga po na dapat ay maging mapagbantay tayo. Ano po sa bawat araw, ano po ngayon pa nga po umaga pa lang ay napakaganda pong sa pagising pa lang natin. Andun na ating agad natutunghayan ang salita ng Diyos. Dahil sa ating lalakaran sa buong maghapon ay may pakikipagbaka po tayo. Ano po, hindi natin ito maiisang tabi. Bagkos ay, sabi nga po, ay maging mapaghanda tayo sa bawat pakikipagbaka natin. Dahil meron po tayong tinatawag na major enemies po sa ating pananampalataya. Ano po ito? Unang-una po na ating kalaban ay ang mundo. Kalaban po natin ang mundo. Hindi po ito, hindi natin kaisa ang mundo bagkos ito po ay madalas na kaaway natin. Ano pa po ang ating laman? Alaman po natin ay matinding kalaban po natin. Kasi madalas o talagang katulad sa ganitong pag-aaral na nais ng ating espiritu na gumising at makinig, subalit ang ating laman, ang nais lamang ay ang matulog ng matulog. Ano po? Mas masarap matulog kaysa sa makinig na salita ng Diyos. Yun po yung katwiran ng ating laman. Subalit salamat sa Panginoon dahil kapag ka malakas po yung ang ating pananampalataya, hindi po ito kayang talunin ng ating laman. Ano pa po yung kalaban natin? Si Satanas. Si Satanas po ay talagang gagawin niya ang lahat. Gagawin niya talaga ang anumang bagay, mailayo lamang tayo sa ating takbuhin. Mapahinto lamang tayo sa ating takbuhin patungo sa Panginoon. Ano po, ganyan po katindi. Yan po yung mga kalaban natin sa buhay na ito, sa buhay bilang isang Kristiyano. Ang mundo, ang ating laman, at ang si Satanas. Yan po yung mga kalaban natin na kaya nga po, hindi talaga natin masasabi na tayo ay isang Kristiyano kung tayo ay walang pakikipagbaka. Ano po? Kaya nga po, sabi nga po ni Apostol Pablo, di po ba sa ikalawang Timoteo 4:7, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. Paano po ito nalabanan ni Apostol Pablo? Paano po ito napagtagumpayan ni Apostol Pablo? Maaring may pamamaraan siya kung bakit niya ito napagtagumpayan. Ano po? Mabalit nga yung umaga pag-aralan natin kung alamin natin kung ano ba yung nagpapahina. Kung ano yung nagpapahina sa ating pananampalatayan, sa ating pagsulong, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Unang-una po kaya madaling tayong mabuwal ay kapag tayo ay lack of the Word of God. Amen po. Kapag po tayo ay kulang sa salita ng Diyos,
hindi po talaga gagana ang ating pananampalataya. Kaya naman, sa kaunting makita nating kaligayahan sa mundo, sa kaunting na kahayahayan sa mundo, agad po tayo ay nadadaya. Dahil tayo ay kulang sa salita ng Diyos. Kaya nga po sabi doon sa Romans 12:3, every one of us received measure of faith. Ano po? Lahat po tayo ay nakatanggap ng measure of faith. Ano po? Ang tanong na lang talaga dito, ang issue na lang dito, ay paano ba natin ito i-increase? Kung gagawin ba natin i-increase ba natin ito o pababayaan na lamang natin itong mamatay o mawala? Yun po yung issue na lang kung paano natin padadagdaga yung ating antas ng pananampalataya, paano natin patitibayin yung antas ng ating pananampalataya, paano natin ito palalaguin. Kapag ka po tayo talaga ay kulang sa salita ng Diyos, madali po tayong madadaya. Ano po? Dito po sa Taiwan ay talaga po na napakaraming pandaraya. Sa lahat man dako, pero ito po ay talagang nakikita natin na marami sa mga Kristiyano ang nabubuwal ang pananampalataya dahil sa pandaraya ng mundo. Ay bakit sila nadaya? Dahil po sa kakulangan ng salita ng Diyos. Nasasabi na sila ay isang Kristiyano, subalit kapag may pandarayan dumadating, may daladala si Satanas na pandaraya sa atin, ay madali tayong nabubuwal. Dito po sa Taiwan ay sikat na sikat ang online sabong. Naku po, madami pong mga Kristiyano ang kaya ang kanilang pananampalataya ay bumabagsak, nababaon sa utang. Ay ito po ay nadadaya sila. Na ang lahat, may trabaho naman, kumikita na hindi nagkakaroon ng kasapatan. At itong hindi pagkakaroon ng kakontentuhan o kasapatan, ang madalas na siyang nagbubuwal sa ating pananampalataya. Ano po? Kaya kailangan talaga na lagi tayong maging mapagbantay, punuin natin ang ating buhay ng salita ng Diyos. Dahil kung tayo ay kulang ng salita ng Diyos, hindi natin pangangalagaan o babantayan ang ating pananampalataya, tayo ay madaling madadaya ng mundong ito. Ano po, ang sabi ko nga kanina ay talagang gagawin lahat ng kaaway upang tayo ay mahinto sa ating pagsulong sa ating pananampalataya. Kailangan po talaga natin ay madagdagan, maging puno tayo ng salita ng Diyos. Ano po, nakakalungkot po na marinig na yung mga kapatid natin ay nawawala sa Panginoon dahil sa pandaraya ng mga sugal na ito. Online sabong, maririnig mo, daang libo ang mga utang. At kapag ka nasa ganun na sitwasyon, ano na ang susunod na hakbangin ni Satanas? Ang ikurap ang ating isipan. At kapag kakurap na yung ating isipan, lahat paralyzed na. Hindi na po tayo makakagalaw. Ano na ang isusunod? Marami po ay talaga nauuwi sa depresyon. Ayan po ang nagiging bunga kapag tayo po ay kulang sa salita ng Diyos. Napakatindi po ng kalaban natin sa mundong ito. Hindi po talaga natin kaisa ang mundong ito dahil ito'y punong-puno ng laman ng mga gawa ng kaaway. Kaya dapat po napakapalad natin kasi umaga pa lang sa pagmulat ng ating mga mata, nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos. Subalit nawa ay hindi lamang ito natin marinig, kundi ating itimo sa ating puso, ating ipamuhay sa bawat araw natin, sa bawat umaga, sa bawat buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa bawat pag-asang ibinibigay sa atin ng Panginoon, huwag natin itong sayangin. Kundi bagkos ito'y ating dagdagan, ating
ating palaguin ang antas ng ating pananampalataya. Dahil kung hindi po ay talagang naririyan lang ang kaaway para tayo ay linlangin, para tayo ay dayain. Hindi po nagbibigay si Satanas ng pangit agad na sitwasyon. Maga ang kanyang pong patibong o kanyang bait ay ang ipakita sa atin na napakaganda. Subalit sa likod nito pala ay kapahamakan. Iyan po ang nangyayari sa maraming Kristiyano po ngayon. Lalo na po sa kalalagayan dito sa Taiwan. Oo, may trabaho. Kahit pa nasabi na nagkaroon ng lockdown dahil ng COVID-19. Mabalit ang pagtatrabaho ay tuloy-tuloy, ngunit ang bawat isa ay hindi nagkakaroon ng kasapatan. Ang hangad ay ang pagmamadaling yumaman. Kaya sa kaunting panukso ng kaaway, huli agad. Ano po? Kaya kailangan po talaga natin ay mapuno tayo ng salita ng Diyos. Kaya gayon na lamang talaga yung paalaala at lagi ang sabi ng Panginoon kay Joshua na keep the book of law always on your lips. Sa Joshua 1:8, alam po natin ito na ating i-meditate day and night ang salita ng Diyos upang sa pagdating ng kaaway ay hindi tayo madaya. Hindi tayo maisahan ng kaaway. Kapag ka ang lagi nating pinagbubulay-bulayan ay salita ng Diyos. Kapag ka po tayo ay puno ng salita ng Diyos, hindi magkakaroon ng puwang ang kaaway sa ating buhay. Hindi po magkakaroon ng butas ang kaaway sa ating buhay. Dahil po yung kaaway, makakita lang yung ng kaunting butas, kahit po yan ay kakarayom lang, kasing laki lang ng butas ng karayom, kaya po niyang hukayin ito, kaya niya po itong palakihin. Kaya dapat po ay maging mapagbantay tayo, punuin natin ang ating buhay, pananampalataya ng salita ng Diyos. Ano pa po yung isang kadahilanan kung bakit hindi natin mapanatiling malakas ang ating pananampalataya? Ang pagiging lack of prayer. Kapag ka po tayo ay prayerlessness, ay talaga po na madali tayo rin magagawan ng mga bagay-bagay ng kaaway, dahil ang pananalangin po ay helps build our faith life. Tinutulungan po nito na ma-develop talaga, i-build up yung ating buhay pananampalataya. Ano po kaya po sabi doon sa Jude 1:20? Ang sabi po dito, ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi po, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya po mahalagang mahalaga ang maging mapanalanginin tayo. Bukod sa tayo ay sagana na salita ng Diyos, at hindi pong tutuwangan ito ng pananalangin. At kapag ka po tayo ay puno na salita ng Diyos, sasamahan natin ang pananalangin, magiging matibay at malago, tataas ang antas ng pananampalataya natin. Mahihirapan po sa atin ang kaaway. Hindi agad siya makakapasok sa atin. Ano man ang gawin niyang panliling lang, kapag ka ang buhay mo na ay ang dumulog sa Diyos, ang lumapit sa Diyos, ano man ang ating gawin sa ating buhay, ano man pagdidesisyon ang ating gawin sa ating buhay, pagka itong lahat ng ito ay atin laging inilalapit sa Panginoong Diyos, wala pong magagawa ang kaaway. Sa pamamagitan ng ating mga pananalangin, doon natin lahat maidudulog sa Panginoon. Ano po, ang isa pa po ay kapag tayo po ay punong-puno ng unbelief, dahil ang opposite po ng faith is doubt and unbelief. Kapag ka po tayo ay puno ng duda at pag-aalinlangan, yan na po rin ang isa sa magpapabagsak sa ating pananampalataya. Talagang tayo po ay ilalayo niyan, ano po, sa ating pananampalataya. Panghihinain niyan ang ating pananampalataya.
Sabi nga po sa Marcos 9:23. Tapo tayo sa aklat ng Marcos 9. Sabi po sa Marcos 9:23. Sabi po dito, sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinasabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Na po, kapag tayo ay nagkaroon na po ng pagdududa, matatanong natin na ako naman ay nananalangin, bakit hindi, parang hindi yata tumutugon ang Diyos sa aking mga panalangin. Sabi nga po, kapag tayo ay nanalangin, manampalataya tayo ng buong puso. Huwag po natin itong pagdudahan. Once po na ibinigay natin sa Panginoon, isinabit natin sa Panginoon, isinuulit natin sa Diyos. Ando na po, kasabay nito yung pag-angkin natin na tumugon ang Diyos sa atin. Huwag natin pong pagdududahan. Dahil ito po rin ang nagiging ugat at daan ng kaaway upang tayo ay manghina, upang papanghinain yung ating pananampalataya sa Kanya. Ano pa po? Unforgiving spirit. Kapag po tayo ay walang pagpapatawad, ano po? Isa po yan sa humahadlang sa paglago ng ating pananampalataya. Tunay po na nahahadlangan nito ang level o antas ng ating pananampalataya. At ang maaring maging bunga pa nito ay yung mawala o humina, mamatay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po kailangan talaga ay nandun lagi yung ating pagpapatawad. Ano po? Kasi yung faith related po to forgiveness. Hanggat wala po tayong pagpapatawad ay talagang hindi po natin makakamtan po yung kapatawaran din para sa atin. Ano po? Kaya sabi nga po doon sa Marcos, dito pa rin po tayo sa Book of Mark, chapter 11, verses 24 to 25. Sabi po dito, Mark 11, 24 to 25. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. 25. At kapag ang mga nagkasala, at kapag nanalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para sa kasalanan ninyo, para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa sa langit. Ano po, kaya nga po sinabi ko na faith, yung faith po natin ay related to forgiveness. Ano po mga kapatid, ito po yung ating mga iiwasan, ito po yung ating dapat bantayan sa ating buhay upang manatiling matatag, matibay ang ating pananampalataya. Dahil faith worketh by love. Kapag po tayo ay puno ng pag-ibig, ano po, pagpuno po tayo ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig po, iyon ang tulak sa ating Panginoong Jesus para tayo tubusin sa ating kinasasaglakang kadiliman. Ano po, puno po siya ng pag-ibig sa atin. No po, kaya na ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ngayon, kung tayo man ay humaharap sa maraming sitwasyon ng ating buhay, ano po, talaga naman na kung ating titingnan at ating pagpupukusan ang nangyayari sa mundong ito, ano po, ay talagang ang ating pong pananampalataya ay panghihinain. Subalit, kung ang ating pong focus ay sa Diyos, siya na nagbigay ng kaisa-isa niyang anak para sa atin, at lagi nating itatanim sa ating puso't isipan, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Kung ang kanyang bugtong na anak ay naibigay niya sa atin, ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Maaring sa ngayon, ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Maaring sa ngayon, ikaw ay humaharap sa mahirap na sitwasyon. Maaring sa ngayon, ay marami kang pagsubok, marami kang alalahanin, maraming bumabagabag sa iyong isipan, kapatid.
Ang ating Diyos ay dakila. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Wala siyang hindi kayang gawin. Kung paulit-ulit ko po ito nasasabi na ang kaisa-isa niyang anak ay naibigay sa atin. May mahirap pa ba sa Diyos para hindi maibigay sa atin? Habang mga kapatid, punuin po natin ng salita ng Diyos ang ating buhay Kristiyano. Punuin po natin ng pananalangin. Huwag natin pagdudahan ang kayang gawin ng Diyos. At lagi po natin itong lakipan ng pag-ibig. Hallelujah. At sa ganun, tayo po ay magtatagumpay, mananatili pong malakas at matibay ang ating pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa umaga pong ito, sabi nga, magpakatatag kayo. Ano po, magpakatatag po tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po doon sa ating inawit, dakila ang Diyos kahit saan, kahit kailan, hindi po siya lang iwan. Siya lang ang tanging nating pag-asa. Mahirap man ang sitwasyon, tayo po ay patuloy na sumulong sa ating pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang paalaala, sa kanyang salita. Ano po, tayo po ay dito nagtatapos at oras na po, overtime na yata ako. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa salita ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah! 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 Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos. Hallelujah! Aming dakilang muog. Hallelujah! Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong paalaala, Panginoon. Hallelujah! Tunay nga po, O Diyos, bawat umaga bago yung inyong biyaya, bagong pag-asa lagi yung ibinibigay sa amin, Panginoon. Marinig ang inyong salita, Panginoon, sa pagmulat ng aming mga mata, O Diyos. Yung salita ninyo na may pang na punong-puno ng pag-asa, ay tunay po na napakalaking biyaya sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Luwalhatiin kayo, aming Ama. Luwalhatiin kayo, aming Diyos. Hallelujah. Tunay nga pong ang inyong pag-ibig ay dakila. Tunay nga pong ang inyong pag-ibig ay tapat. Hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. Sa umagang ito, oh Diyos, patuloy po kaming nananalangin sa inyo, Panginoon. Patuloy na hawakan ang aming buhay sa maghapong ito, O Diyos. Hallelujah, maging ang bawat isa, Panginoon, na nakikisa sa devotion na ito, Panginoon. Malayo man kami sa isa't isa, O Diyos. Panginoon, alam po namin, kayo ay nasa lahat ng dako, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na pasaganain sa aming mga buhay ang inyong pag-iingat, ang inyong pagsama, ang inyong paggabay, at ang inyong pag-ibig sa puso ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Kayo nga lamang po, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan sa maghapong ito, O Diyos. Patuloy na maitaas ang inyong pangalan sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin po kayo. Luwalhatiin po kayo, aming Diyos. Adakilain po kayo, aming Ama. Hallelujah. Salamat po, banal na Espiritu. Hallelujah. Dalangin po namin ang inyong patuloy na paggabay sa buhay ng bawat isa. Panginoon, sa inyo lang po namin maingat na ibinabalik ang mataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all po. To God be all the glory. Thank you.